Isang nakakakilabot na tunog ang nadiskubre ng mga eksperto na bumabalot ng takot sa lugar na ito. Ito na nga ba kaya ang mga boses ng demonyo sa impyerno? Ito na kaya ang propesiyang matagal nang nabanggit sa Biblia? Yan ang ating alamin sa iilang saglit lamang. Madami na pong mga balita ang nagsilabasan tungkol sa pagkatuyo ng ilog ng Euphrates. Sa katunayan ay mayroon na po tayong video tungkol dito. Ang pagkatuyo kasi na ito ay ang isang signos ito na nalalapit na ang mga huling araw at ito na ang simula ng tribulation. Itong lahat ay nakasulat sa ating banal na aklat at itong lahat na ito ay nagkatotoo na. Unti-unti nang nangyayari. Kaya dahil nga sa pagkatuyo ng ilog na ito ay madami mga eksperto ang pumupunta sa lugar para kanilang mapag-aralan. Iba-iba ang kanilang mga nidiskubre sa kanilang pagpunta doon. Pero ang isa sa nakakakilabot na discovery nila ay ang kakaibang tunog na kanilang narinig mula sa ilalim ng ilog. Ayon sa mga nakarinig nito ay tumayo talaga ang kanilang balahibo para daw itong poses ng mga demonyo sa ilalim ng lupa. May naipost nga na isang video about dito kasi na-record talaga nila at kuhang-kuhan sa kanilang kamera ang kakaiba at nakakapanindig balahibong tunog ng mga demonyo sa ilalim ng lupa ng ilog. Ang pangyayari kasi ito ay maihahalin tulad sa nakasulat sa Revelation chapter 9 verse 13 to 14. Hinipan ng ika-anim na anghel ang kanyang trompeta. At narinig ko ang isang tinig mula sa apat na sungay ng gintong dampana na nasa harapan ng Diyos na nagsasabi sa ika-anim na anghel na may hawak ng trompeta. Pakawalan mo ang apat na anghel na nakagapos sa malaking ilog ng Euphrates. So ang ibig sabihin po nito ay nung inihipan na ng ika-anim na anghel ang trompeta ay dito na magsisimulang lalaya ang apat na anghel sa ilog ng Euphrates. Itong mga anghel na ito ay ang mga fallen angels at galing sila sa impyerno para maghasik ng lagim sa sanlibutan. Napakatindi ng gagawin nila at pagpaslang nila ang malaking bahagi ng populasyon ng mundo pagdating ng tribulation. Ngayon, balik naman po tayo sa ilog Euphrates. Alam naman po natin na madami ang mga nangyayari dito na labag sa pinag-uutos ng Diyos. Dito nga kasi naganap ang unang pagkakasala ng tao na sina Adan at si Eva. Ang Garden of Eden kasi ay malapit sa ilog Euphrates. Malapit din sa ilog na ito ang pagpaslang ni Cain kay Abel. Pati na din yung mga kasalanan na nangyari sa Babylonia dati. Naging tatak ang ilog na ito sa mga kasamaang nagaganap. Kaya naman dito din sa lugar na ito papakawalan ang mga anghel na magsisilbing peligro sa sangkatauhan pagdating ng tribulation. Itong mga anghel na ito ay ginapos sa ilalim ng ilog Euphrates at papakawalan lamang sila pagdating ng panahon. At ang unti-unting pagkatuyo ng ilog ang simula ng lahat. Pati na din ang mga nadiskubring mga nakakapanindig balahibong mga tunog ng demonyo. Kaya, pakinggan po natin ang naturang video.
hinding-hindi na talaga maikakaila na napakalapit na ng mga huling araw. Isa na nga sa mga babalang nagaganap na ay ang pagkatuyo ng ilog na ito. Ayon nga sa Revelation chapter 16 verse 12, at ibinuhos na ika-anim na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa malaking ilog, Euphrates. Natuyo ang ilog upang magkaroon ng landas para sa mga haring mula sa silangan. Ito ay ang propesiya na nakasaad sa Biblia na ang ilog Euphrates daw ay matutuyo. At nangyayari na nga ito, ang lapit na talaga ng muling pagbabalik ni Jesus. At maging handa na nga sana ang lahat sa huling paghuhukom. Kung ano man yun, e wala pa ding makakatalo sa taimtim na panalangin natin at pananampalataya sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Magtiwala lamang po tayo sa Kanya kasi mahal niya po tayo. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga Kapi TV. God bless po sa ating lahat and stay safe po.